Ang taas grupo ang bubuyan ng DOH sa Pebrero bilang paghanda sa inaasahang taas ang kaso ng mga waterborne at heat-related illnesses bunsod ng banta ng El Nino. Samantala, may update naman ang ahensya sa gastroenteritis outbreak sa Baguio City. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Official na pong na-contain ang outbreak, ang gastroenteritis, acute gastroenteritis outbreak sa Baguio City. Idineklara na ng Department of Health of DOH na kontrolado na ang gastroenteritis outbreak na tumama sa Baguio City itong nakaraang linggo. Hindi bababa sa 3,000 mga residente ang tinamaan ng sakit bunso ng kontaminadong tubig inumin ng lungsod. 400 sa bilang na ito, pawang mga naospital. Iilang mga water samples po ang nag-test either sa total coliform or fecal coliform. Pag fecal coliform po, ibig sabihin nun ay galing sa isang tao na may sakit, kaya po maaring ito ang naging dahilan po ng naturang outbreak. Kasunod nito, pinaghahandaan naman ngayon ng ahensya ang banta ng ilang pang waterborne illnesses katulad ng gastroenteritis sa Baguio City. Paliwanag ng DOH, may posibilidad kasing tumaas ang bilang ng sakit na nakukuha mula sa tubig sa papalapit na El Nino. Pag nag-iit, bumababa yung level ng dam, kinakat ng supply company ang tubig o binabawasan. Pag binababa nila yon, yung pipes, kumuha yung distribution pipes, pumapasok yung E. coli doon sa... Kakibat raw kasi ng El Nino o tagtuyot ang posibleng epekto sa supply ng patubig. Kaya sa inyo, pag pinatay yung tubig at inopen nyo uli yung gripo, di ba kung minsan brown lupa yung lumalabas? Ang pamilya ni Romaline, dating sa tap water o sa gripo na nagsasalok ng inuming tubig. Pero para raw safe ang inumin, yung pinapakuluan po, sinasala matas pinapakuluan. Ayon sa DOH, tama naman daw ang ganitong gawi. Gayunpaman, upang makasigong ligtas ang inumin. 2 minutes boil, patay na yung mga mikrobyo nun para safer ang iyong pamilya. Iwas po sa mga bata sa sakit ng tiyan. Pero ang iba, gumagastos sa purified drinking water. Nagdadampo sa machine yan. Pinupurified niya ng machine yung tubig para maging malinis talaga. At dahil sa init, paalala ng ehensya, umiwas sa direktang sikat ng araw at dalasan ang pag-inom ng tubig. Ito ay upang makaiwas naman sa heat-related illnesses o yung mga sakit na pwedeng makuha ng tao mula sa pagbibilad sa ilalim ng araw. Siyempre may sunburn, meron kang heat exhaustion, parang fatigue, yung pagod na pagod pag matagal ka sa araw. So you need to protect yourself kung nagtatrabaho ka sa kalye. Una nang sinabi ng Weather Bureau na PAGASA na posibleng maramdaman ng bansa ang pinakamainit na summer season ngayong Marso hanggang Mayo dahil sa epekto ng El Nino. Para sa balitang A to Z, Ian Maghanoy.